proven lang na nakakababa ng blood sugar ay yung mga yan, nabanggit mong insulin, meron ding yun yung mga ini-injection na talaga, meron din metformin, yung I'm sure may mga diabetics yan, familiar na kayo sa gamot na yan, ano, yung mga metformin na glucophage o iba pang mga anti-diabetic. Lunch Break Chat! With Armand Bengco po. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome, December 21, Monday. Welcome to LBC here in Pisobilities Facebook page. So magandang araw po sa inyo lahat. Papasukin na natin si Ate Doc dahil Monday ngayon, Doktora Eleanor B. Tan. Magandang araw. Hello, Good morning, good morning, good afternoon, good evening. Mga kamusta? Mabuti. Kayo? Okay naman. First time ako ulit pumunta dito sa office. Na, kaya kay SMP Co-op. Good. Atin, salamat sa iyo, Ate Doc, ng libreng consultation via Zoom, via Facebook. Ate Doc, Pasko na. Friday na, Pasko. Ating gusto ko lagi, ako po, mapalad, blessed na I have a sister in her. Nagpapakala, pinapagalitan. Siyempre. Busugan, lalo na pag ganitong kapaskuhan, di ba? Kamusta ba ang, or ano ba ang dapat bantayan? Kasi sabi ni Glenn Chavez, kasi maaga tayong nag-online. Nag-commit na kaagad siya. Naku, patay na naman ang diet kapag kapaskuhan. Ano Siyempre. Ba? Hindi sa, we are being a Scrooge ba tawag doon? Yung... KJ ka. Paskuhan. Pero paalala mo lang bilang doktora, sa ano bang mga common ailments? At alam ko kayo sa medical field, laging mas gusto niyo yung prevention kesa cure. Of course. I mean, complication. Ano pa mga paalala mo sa kanila bago natin... basahin yung mga comment o question nila. Yung paalala, okay. Ate Doc. Oh, paalala. Kasi siyempre, pagpaso, kaya masaya yan. Get together. Although ngayon, may pagka-limited siyempre, di ba? Hindi tayo masyadong ine-encourage. Dahil nga, hindi porke nagpasko, nawala yung virus, no? Yes. Alam ko, lalo na ngayon, marami nagsasabi, bahala na, di ba? Para, pero kasi, ang problema niyan is, while yes, may nagre-recover, marami-rami din ho ang namamatay sa COVID, no? Pangalawa, kahit ho mag-recover, hindi ho sure na hindi kayo magkaka-COVID ulit. Okay? So, again, umiikot-ikot ako doon sa ano muna, sa COVID muna. So, prevention doon. Lalo na ngayon kasi na panahon ng trangkaso, naulan-ulan pa, umalis na si Vicky, di ba? Makulimlim pa. Pero sa ngayong panahon, kasi talagang uso sipon, pag na madali ka palang ma-ano ng sipon, o ikain ka pala, malamang madali ka rin mahahawa sa virus. Of course, iwas muna sa mga shopping sa Divisoria, sa mga sisikip na mo, sa mga tiyangge, may mga masiksika na gano'n. Ano? Pero kasi, yun na nga, ang isang nakakatakot pa sa COVID na hindi masyadong pinag-usapan dito sa Pilipinas na, let's say, nagkaroon ka na, nag-recover ka, swerte ka, okay? Pero may mga side effect na hanggang ngayon hindi nila mapaliwanag na nagkakaroon ng mga epekto sa utak, no? Pero kasi pinag-aaralan pa sa ngayon yun, at mukhang yung mga nagre-recover sa COVID ang nagkakaroon ng ganon. Pero kasi ngayong Pasko, sige, para di naman morbid. Kaya nga, part ng kasayahan kasi, inuman kainan eh, di ba? Actually, isa sa mga matataas na incident sa pagpasko ay aksidente. You would think na parang atake sa puso dahil sa, sabi mo nga, eh, baka sobrang kainan, di ba? Aksidente kasi sobrang nainom, uuwian na, magkakaroon ng mga vehicular accidents, o kaya magkakakwentuhan, hindi mo alam, nagkukwentuhan ka din na, magsusuntukan na, una, parang biruan-biruan lang, pagkatapos, ayan na, basagan na ng bote, yung mga ganun tipo ba? O, di ba, Armand? Di ba? Herman? Okay, so, pero kasi, yun,
accidents talaga. So obviously, kung kayo yung mga type na marami kayong gusto niya may mga beer, kasi nga naman iba yung sa mga, lalo na sa mga The Boys, na magiinuman. So ingat lang doon, no? And then of course, alam niyo naman yung mga bawal kung diabetic kayo, kung hypertensive. Pero kasi isa sa mga ano niyan, eh sige, siyempre ngayon pa naman mga hating gabi, 'di ba? O nagsisimbang gabi, o kakatapos pa lang ng midnight mass, tapos doon kakain, tapos doon pa magiinuman hanggang umaga kuminsan. Na kuminsan nagkakaroon ng question na, o huwag ka matulog agad kasi baka bangungutin ka. Di ba? Yan yung mga the usual. Bangungot. Okay. Actually, hanggang ngayon, hindi pa magka-agree-agree yung mga eksperto. Eksperto meaning yung mga eksperto sa internal med o kaya sa sleep o kaya sa mga gastroenteritis na kung ano ba talaga ang cause ng bangungot. Pero kasi parang sinasabi nila ang mga common symptoms ng acute pancreatitis, parang yung mga dinidescribe din ng bangungot. Yung bang ang daming kinain, biglang matutulog, tapos yun na lang, bigla na lang mamamatay, no? Yung iba naman, sinasabi nila, baka, so acute pancreatitis, namamaga yung apdo, dahil nga siguro sa dami ng kinain, ininom, hindi nakakayanan, no? Iba naman sinasabi nila, parang atake actually sa puso yung bangungot, eh, no? Na-atake actually sa puso. Again, because nga lasing o kaya masyado, and maraming kinain, nahihirapan masyado yung puso natin. And bakit nahihirapan? Dati naman siyang matakaw. Bakit ngayon lang? Hindi pa rin alam. Hindi pa rin fully mapaliwanag yun, no? And then, of course, meron din yung everyday naman eh, parang snoring ang tawag doon, yung ano ba sa Tagalog yung nagsusnore? Humilik. Eh talaga namang malakas humilik yan eh, so hindi namin pinapansin. Pero actually, sinasabi nila, kung masyadong mataba yung tao, tapos hindi maganda yung pagkahiga niya, naiipit talaga yung daanan ng hangin. At yun, parang practically nalulunod siya dahil nga hindi makapasok ang oxygen mabuti, no? Isa din yun sa mga theory ng bangungot. So, ang ano lang siguro is, at sabi din, kasi nga tayo, mga Pilipino, pag nandiyan na yung lechon, nandiyan na lahat yung embutido, nandiyan na lahat yung masarap na uram, masarap din magkanin, talaga namang bande-bandehado, nakakabawas daw yun ng potassium sa system natin. Madaling-madaling i-replace ang potassium. Ang potassium kasi importante sa muscle eh. Importanteng-importante yan na meron tayong potassium. Ang dali-dali lang naman magdagdag ng potassium, kumain ka lang ng saging, kumain ka ng pineapple juice, coconut water, Pocari Sweat, Gatorade, no? Pero kasi pag marami daw carbohydrates masyado, nauubos agad yung potassium sa dynamics ng katawan natin. So, yung muscles ng paghinga naaapektuhan. So, isa din yon sa mga theory ng bangungot. So, siguro ang ano lang doon is hinay-hinay lang sa pagkain, may bukas pa. midnight dinner, talaga maraming hinanda si Missy, si Lola, 'di ba? Siyempre get together, masarap kainan. Eh pwede namang unti-untiin 'yon. Hindi naman talagang mahirap sabihin bukang kumain, hindi naman talaga pwede 'yon pag Pasko. Pero baka unti-untiin ba? Pwede namang every 2-3 hours, ayan. Sundot-sundot ulit doon sa handa ninyo, di ba? Hindi naman kailangan ubusin lahat sa isang anuhan, sa isang kainan. Magandang salita, in moderation. In moderation, tama, tama. Sabi ni Jeff Escadis, hello po Ate Doc, good afternoon. Gusto ko lang alaman, ano po kaya ang mabisang gamot para sa kagat ng lamok o langgam para sa baby? May baby po kasi... Okay. Dahil palaging naulanan, dumarami ang lamok. Minsan po kasi nakakagat siya at matagal bago mawala. O yan. Kagatin niyo rin yung lamok. ang pinaka-safe sa baby na parang anti-lamok ay yung hydrocortisone, no? Ewan ko kung matatype mo Armand sa screen, HYDRO, hydrocortisone 1%. Nabibili ho ito over the counter, no? Safe na safe kahit sa mukha ng baby nagkaroon ng kagat, no? Hydrocortisone. Marami hong brands niyan. Iyon ang generic hydrocortisone cream. Na type mo ba, Armand? 'Yon. Magaling ho 'yan sa mga babies na may kagat. HYDRO cortisone. HYDRO CORTI. Ha? HYDRO. Oo, cortisone. CORTISONE. Okay.
Ayan. Ayan, subukan huyun niyo yan. Para lalo na 1%. Hydrocortisone, 1%. O yan, very good. O, 1%, no? Epek 1%. O, 1% cream or ointment. Effective ho yan sa mga ganyang kagat. Kahit sa adults, pwede yan. Na merong isang pasyenteng nag-consulta na ho sa akin online, isang member ng KSK. Yun, pwede ho niyong gamitin yan sa mga nag-uumpisang mga allergies sa balat. Yun, no? Coming from Alma Cristobal. Ito, basahin natin. Ayun, ano po ang best tips to avoid allergic rhinitis? Medyo mahirap po, lalo pag super init and lamig. Naku, okay. Mahirap naman. Oo, init kasi very very sensitive. Alam mo na ma-allergic rhinitis ka kung pagising mo pa lang ng umaga, parang stuff na yung nose mo. Pagkatapos, kumbaga parang maraming uhog, no? And at the same time, pag throughout the day naman, medyo nawawala na. Talagang typical allergic rhinitis. Unfortunately, nasa environment kasi yan eh, no? Kung lalo na ngayon, panahon ng talaga ng tag-ulan at saka medyo panahon talaga na maraming virus at saka mga dust or pollutants na medyo malapit-lapit sa lupa, talaga mas madali natin nahihinga yung mga nakakos ng allergy, no? Well, ang ano lang naman kasi dyan is identify mo kung ano yung nagkakos ng allergy. Hinay-hinay lang din dun sa mga gamot para sa ordinaryong ubo at sipon. Lalo na yung mga well, maraming brands yan, di ba? Yung mga nabibili natin parang anti-sipon, lalo na yung mga maraming brands. Ay, mahirap pagbanggit ng pangalan na makikita nyo naman over the counter, no? Pero kasi, hindi dapat more than 3 days iniinom yun. Ang mahirap lang kasi sa allergic rhinitis, halos araw-araw mo mararamdaman yan, eh. Pero ang ano nyan kasi is, just be sure lang, sa totoo lang, medyo maglilinis ka rin ng ilong para hindi na nanatili doon yung nahihinga mong mga pollutants, no? Cotton buds na malinis, yun. Tapos, prevention lang talaga. Ngayon naman na nauuso na ang mask, maybe it's a good idea, lalo na kung nagtatrabaho ka, nagwawalis, o kaya lagi ka lang sa garden, talagang mas ma-expose ka sa ganyan, mas lalala. So, pwede kang uminom ng mga para sa sipon, ng mga gamot, pero not more than 3 days. At naman, galing kay Kel Lorenz. Ate Doc, question lang po. Kasi okay, Filipino, nasanay na ang prutas na gawing dessert. May iba naman po nagsasabi na mas maganda ang prutas bago kumain ng heavy meals. Totoo po ba na mas masama ang pagkain ng prutas after meals? Tanong ni Kel Lorenz. Walang bawal kung kailan mo kakainin ng prutas. Okay? Nasa ano lang yan. Of course, yung iba sasabihin nila, masyado kasing matamis yung mangga na inahin mo or yung kung ano man yung prutas na yun, wala na tuloy ako ng gana. Baka ganun yung hinasabi ng iba na kaya before meals. Before meals, after meals, it doesn't matter. Maganda na lagi kayong may prutas habang pag sa bawat meal ninyo. Malaking bagay ho, marami hong mga vitamins yan at mga phytochemicals ang mga prutas, lalo na yung matitingkad ng kulay na panglaban ho, nakaka-improve ng immunity natin. So, mas maganda na mag-take. The more fruits you take, the better. No? Lalo na ngayon, marami namang panahon na, nasa panahon na ng mga prutas. So, walang pinipili before or after meals? Yeah. Oh, take as much as you can. Okay? Take as much as you can. Fruits. Yes. Ems Broquesa. Hello po, Ate Doc. Good afternoon. Ask Hello. Ko lang kung may mga herbal po na pwede inumin para sa may diabetes. Nag-i-insulin na po kasi father ko. Okay. Sa ngayon kasi, ang mga proven lang na nakakababa ng blood sugar ay yung mga yan, nabanggit mo insulin. Meron din yun yung mga ini-injection na talaga. Meron din metformin. I'm sure may mga diabetics yan. Familiar na kayo sa gamot na yan. Ano? Yung mga metformin, na glucophage, o iba pang mga anti-diabetic. Unfortunately, yan lang kasing mga gamot na yan. Yung talagang pinag-aralan na nag-trial-trial na sila sa iba't ibang klaseng tao. At talaga namang 100% sinasabi nila, effective para maibaba ang sugar. Maari kasi kung minsan kinocombine-combine, kung talagang medyo malala na yung diabetes, maaring hindi lang insulin, meron pang ibang binibigay na gamot. Pero overall, yung mga binanggit ko mga gamot, yan pa lang ang proven na nakakababa ng blood sugar, no? Kasi yan yung importante sa diabetic, di ba? Kung yung mga ampalaya, no? I'm sure yung mga iba tatanong, ampalaya, may iba pa nga, mangosteen. So far kasi, ang mga lumalabas na pag-aaral dyan, anecdotal lang, anecdotal. Ibig sabihin, sa kunyari, sa 20 na tao, 20 na diabetic na bibigyan mo nitong mga
ampalaya tablet o kaya mangosteen or ewan ko kung ano pa ibang mga ine-experimentuhan ngayon ng mga gamot, no, pinagbibilan nila in capsule. Yes, yes. O kaya mga siya, anecdotal meaning kung merong grupo ng diabetic na pagbibigyan mo, mga iilan-ilan lang siya parang effective. Tapos hindi palagi. Ibig sabihin, o sige, kasama ako doon sa grupo ng diabetic na yun. Pag uminom ako nito, kumain ako nitong ampalaya o mangosteen, parang bumaba yung sugar ko pag tinesting ko, di ba? Pero the next time nadaling mo sa akin yan, maaring hindi mag-epekto. Pag next time naman, maaring mag yun ang ibig sabihin yung hindi consistent. So, yes. Pag sinabi mo kasing insulin o metformin, kahit nga normal na tao, iniksyonan mo yan, babagsak ang sugar. So, of course, mahihimatay o pwede pa ikamatay ng ordinary tao. Yun. Kaya nga, para sa diabetic lang yan. Yun ang ibig sabihin na talagang pang-diabetic. Unfortunately, pinag-aaralan pa rin yun. For all we know, may lalabas din na talagang proven na. Pag sinabing proven kasi, yung talagang, sorry, kasi doktor ang kausap mo, yung talagang ilang testing na ang ginawa sa iba't ibang klaseng tao, kasama na ang mga diabetic, talaga bang bumababa ang sugar ng tao pag binigay mo to, di ba? Kaya diabetic siya o hindi. Yun ang ano nun. Okay? At si Elise Sarmiento, yung lechon daw ba nagpapa-high blood? Meron nga ako narinig. Every lechon napapakit sa Panginoon. Nakaka-high blood yung lechon. Ang ano kasi doon is so far kasi sinasabi nila basta taba talaga. Kaya lechon pa ho yan o kaya any source of fat yung nasa ilalim ng mga chicken wings, yan daw ho ang pinaka-fatty part ng chicken, o kaya beef na talaga namang yung talagang maraming taba yung beef na makikita ninyo. Yung sinasabi nga nila, marbling, di ba? Pag kumain ho kayo ng karet, makikita nyo, may puti-puti na parang ano doon, yun yung talagang taba. Oo. Ang ano kasi noon, is ang ano niyan, is namumuo ho kasi yan sa daanan ng dugo. So pag hindi ho tuloy-tuloy, imagine nyo parang tubo. Sabi ko nga, yung daanan ng dugo natin tubo, yung puso natin parang bomba ng tubig, yung daanan ng dugo tubo. Suddenly may bumabara dun sa tubo, no? Kahit lakasan nyo ho ng lakasan yung gripo, yung pump, di ba? Nagbi-build up yung pressure kasi hindi nga siya makadala. Yun ang high blood, no? Parang basically parang ganon. So, pag binara ho natin ng binara yan, yun, magkakaroon ng high blood, not to mention heart disease. Pero kasi sinasabi nila, hindi lang ho yung mga matataba. Na, o, alam na natin yun na ilang taon na, ilang dekada na lagi binabanggit yung mga matataba, mantika, di ba? Pero kasi tingnan nyo rin ho yung mga maaalat, kasi nakaka-epekto din ho yan ng high blood. Tingnan nyo rin ho yung masyadong asukal, no? Kasi yun din ho na-find out nila. Because masyadong matasang asukal, hindi lang doon sa mga diabetic, pero lalo na din sa mga diabetic, naapektuhan ho yung tubo, yung daanan ng dugo natin. No? For some reason na parang naaagnas o parang nasisira siya. So, nagiging parang barado. So, yun ho yung kailangan natin i-watch out for. Okay. Ito, related. Sabi ni Ems Rosal. Ems Rosal. Okay. Well, mabuti sa high blood, pineapple. Maganda ang pineapple because marami siyang phytochemicals. So, malakas siya sa vitamin C, malakas siya sa, ang tawag nito, iba pang mga, dahil sa yellow color niya, marami siyang mga B vitamins and even potassium. Maganda ho ang pineapple kasi malakas din ho yan sa potassium. Parang alam natin pag sinabi mong potassium, saging, di ba? Pero malakas din ho ang pineapple juice or pineapple fruit for potassium. So, and napafind out nila, usually ang mga high blood mabababa ang mga potassium levels nila in general, no? So nakakatulong ho kung makaka-take ng pineapple juice. Pero hindi ho 'yun lang ang pinaka-remedyo para sa high blood niyo. Okay? Hindi lang 'yon. Of course, I'm sure kung may high blood kayo, binirisitahan na kayo ng gamot or binigyan na kayo ng advice ng doctors ninyo. So sundin niyo lang ho 'yon. Yes. So, may question. Sige. Ito, Ate Doc, yung gamot daw na Zovirax para sa chicken pox. Yes. Okay ba raw yun o meron bang alternative? Zovirax. Okay, yung Zovirax kasi, ang kinaganda ho niyan na pag nagsosovirax, in fact may vaccine nga din para sa chicken pox, di ba? Pero oras na meron na kayong ang tawag nito, bulutong tubig o kaya yun na nga chicken pox, effective ho yun para hindi lumala yung chicken pox. Maaaring umigse. Usually ho, yung lumalabas na bulutong tubig, 2 weeks yan, di ba? At hindi sabay-sabay lumalabas. Di ba, Armand, natandaan mo na nagka-chicken pox ka.
na iyakan ng iyak dahil sa kate at sa nung bata ka pa. Pero kasi yun na nga, hindi agad-agad kasi lumalabas yung parang tubig-tubig na maliliit, diba? So, usually yun, mga first week, pero usually hanggang 2 weeks. Pag nagsosovirax kasi, nababawasan yung duration, umiigsi, at the same time, doon sa mga younger age group, hindi safe kayo sa mga komplikasyon kasi kumisan umaakit sa utak yung infection eh. Yung germs na nagkakause nun, yung virus na nagkakause nun, umaakit sa utak. So, nagkakaroon ng mga encephalitis ay ibang mga bata kung talagang malala. No? Yun yung effect ng Sovirax. Pero wag ho kayong umasa na hindi kayo nakakahawa. Nakakahawa pa rin kayo. No? Okay? So, yun yun. Tulong ito kay Joher Sacco. S-A-C-C-O. Okay. Okay lang ba daw everyday ang antihistamine? Ano yung antihistamine? Okay. Antihistamine, it's usually anti-allergy yan. No? Yung mga gamot na Benadryl o kaya chlorpheniramine, no, diphenhydramine. Yan yung mga antihistamine. Iniinom natin yan pag nagkakaroon ng allergy. Bigla ka may nakain, hindi ka na makahinga or namumula, nagkakarash. Infective ho yung antihistamine. Pero, hindi ho yan effective yan para sugpuin yung mga epekto ng allergy like pangangate, rash, etc. Nahirapan huminga. Pag wala na ho yung mga symptoms na yan, huwag ho kayong magtuloy-tuloy. Sa totoo lang ho, yung antihistamine, yung iba sila sabi nila, ano bang magandang, ano, hindi ako kasi makatulog eh, di ba? Hindi ako makatulog, di ba? Ang side effect ng antihistamine, nakakaantok. No? Pero kasi nakakatakot ho yun dahil kasi marami ho sila nakikitang mga posible, pag napatagal ho na ho ang pag-inom niya ng antihistamine, may mga effect din ho yan, no, sa katawan. Na in fact, kumisan may pagka merong sinasabi mga cardiac effects, kumisan mga respiratory effects. So mas mabuti ho na gawin lang ho na, gamitin lang natin siya kung para saan siya nakalaan, which is for usually for allergies. Ito kay Bruce Pilano, gamot daw sa insomnia. Hindi lang na-discuss natin ito noon, sleeping habits, di ba? Sleeping habits. Pero meron bang mga safe na gamot para mahimbing ang tulog na wala namang masyadong risk? Okay. Unfortunately kasi, sa ngayon, hindi pa rin magka-agree-agree ang mga eksperto na. Kumbaga, parang, meron ba akong pwedeng mabili na parang biogesic, kunyari, or paracetamol, na ganong kadali, di ba, na para makatulog. Marami ho kayong makikita sa, maski sa Mercury, or sa generica, or sa iba pang mga, alam ko sa ibang mga drugstore, no, mga parang sleeping aids, no. Sa ngayon ho kasi, hindi pa ho nagtutugma-tugma yung mga eksperto sa sleep, kung effective nga ito. Kung effective sa inyo, di okay, no? Pero sa totoo lang, meron din sinasabing placebo effect. In fact, kung wala naman palang binigyan kita ng tableta na para arena lang pala yan, na kinorting tableta, at sinabi ko sa inyo, nakakatulong to sa pagtulog, may iba na nakakatulog because of that, di ba? Wala yung tinatawag na placebo effect. Pero kasi in general, sa ngayon, kung talaga nakaka-apekto ng pagtulog, ibig sabihin talaga ron, ginawa mo na lahat yung dating binigay natin mga tips kung paano mas mabuting magkakaroon ng magandang tulog, di ba? Patayin mo yung ilaw sa kwarto, wag mong itabi ang sarili mo sa cellphone mo, nasa ibang kwarto yung cellphone mo, patayin ng TV, talagang, alam mo na, tas tahimik talaga yung kwarto, madilim, ma-presko, or at least maayos-ayos ang lamig. Ginawa mo na lahat yon, natutulog ka naman sa oras, pero talagang hindi ka makatulog. Then, kailangan magpatingin ka sa doktor kasi baka kailangan mo talaga na resitahan ng talagang pampatulog. No? Kasi lalo na kung nakaka-apekto na ng trabaho mo, hindi ka na makafunction, alas 6 na, kailangan ng alagaan yung mga anak mo, kailangan mo ng alagaan yung bahay, yung mga kailangan mong trabaho gawin, hindi mo magawa kasi nga napakakulang sa tulog. Definitely, kailangan ka na magpatingin sa doktor kasi baka may ibang problema. Baka meron ka palang ibang mga sakit, diabetes, high blood, pwede kasi mag-cause din yon, no? O kaya yung mga gamot na binibigay para doon, no? So, yon, hindi madaling sagutin yun sa totoo lang eh. Pero, unahin mo muna yung talaga yung binanggit na namin mga tips dati. Sam Ramenda, gout. Ano raw magandang gawin sa gout? Gout. O sige, unang-una, Jetta, bawasan ng matataas ang uric acid, lamang loob, mga atay, bopis, sisig, yung mga ganyan, no? Iwas-iwasan mo na yun. Pag kunyari sumasakit na yung gout mo, iwasan din ang mani. Kung sakaling sumasakit ho yung mga joints because of gout at wala ka, naubusan na pala kayo ng gamot ninyo, warm compress always works, no? Mainit-init na tuwalya or bimpo, ibalot nyo ho dun sa lugar na habang mainit, nakabalot doon, pwede nyo ulit-ulitin, i-ano nyo dun sa joint, no?
Marami din nung kasi mga topical na ointments, di ba, na para bang kapatid ng mga medicated bandage or mga salompas na makakatulong na kasi heat, yung effect nga ng heat over that. Kung gamot ho kasi, kailangan ho kasi tingnan muna kung talagang anong ang blood test ninyo. Kasi kung hindi ho lang tinitingnan dyan yung uric acid, kundi pati yung kidneys. Kasi may epekto ho siyempre sa kidney kahit na anong gamot sa gout. Pero as much as possible, kung ano ho yung reseta sa inyo, sundin nyo lang po ang doktor ninyo kung paano inumin yun. No, marami pong mahusay na gamot para sa gout na makakatulong. O ito, kasamahan ko to. Si James Gonzalez. Okay. Singaw. Okay. Paminsan daw, walong singaw siya sabay-sabay. Malamang okay. Hindi nagsisipilo siguro. Number one, oras na makadetect ka ng singaw, palitan mo na yung toothbrush mo. Pangalawa, okay, palitan mo na yung toothbrush mo. Yung germs na nagkakos na nasa toothbrush mo. Toothbrush niya. Ha? Kasi yung edad niya yung toothbrush niya. Okay, pangalawa, pwede kang bumili nung, of course, kailangan malinis palagi yung bibig. Pwede kayong bumili nung Bactidol or Betadine oral antiseptic, no? Kumuha kayong malinis na cotton buds, i-dip nyo, pagkatapos nyo mag-toothbrush to, no? Tapos kumain, toothbrush. Pag nag-toothbrush nga pala, huwag kalimutan mag-floss. Kung minsan akala mo malinis na yung ipin, pero may mga singit-singit na particles, food particles sa gitna ng ipin, kaya nga maganda mag-dental floss. And then, at the same time, kumuha kayong Betadine or Bactidol. Babad nyo yung malinis na cotton buds, ipahid nyo doon sa area ng singaw. Makakatulong po yun, no? Pero as much as possible, oral hygiene po ang kailangan. Yeah. Okay. Si Chess Rosette, natanong na to last week. Sige. Picos. Polycystic ovarian syndrome. So, for some reason, nagkakaroon yun ng cyst yung ovaryo natin na minsan nakaka-cause ng pain kasi nga namamaga. Isang fear kasi dyan is potential, hindi sinasabing definitely, potentially makaka-apekto sa fertility ng babae, so nahihirapan magkaroon ng anak. Although may mga kakilalo ako na personally, mga personal friends na nagkaroon na ho nito na wala naman ho, nagkaroon na mga baby, so wala naman ho talagang definite na ano dyan. Pero definitely kailangan meron ho kayong doktor na obigay na nagpa-follow up kasi may potential hong lumaki yan, maka-apekto sa loob, no? Kasi malalim ho yan. Pag lumalaki masyado yung ovaryo, baka kailangan pa na surgical treatment. So, pa-follow up po kayo sa OB kayo ninyo. 1 o'clock na, pero may papahabol ako at the doc, ha? Sige. Si Ong Laika, yung batok na raw sumasakit, hindi naman mataas yung BP niya. Baka binatukan, kaya masakit. Hindi, baka muscle pain, no? Alam mo ba na meron ng neck syndrome na sinatawag na parang, hindi ko nakalimutan ako kung texting syndrome or cellphone syndrome na palagi kasi tayo nakayoko sa cellphone natin. Kaya seriously, kaya tuloy, talagang nagkakaroon na ng muscle pains, no? Hindi ka pwede mag-cellphone na ganyan. Naninigas na yung mga muscles natin sa leg. Ang muscles po natin sa leg, ang isa sa mga napakakapal na muscles sa katawan. Mas makapal pa actually dun sa kesa sa basic. Bakit? Kasi daladala niya yung ulo natin. Diba? Kung isipin mo, daladala ng neck natin yung ulo natin. Kaya napaka-importante na makapal yung muscle dyan. So pag yan ang namaga, pag yan yung nagka-strain or na, ang tawag doon, yung napagod, ang sakit talaga, no? Warm compress over the area can help. Habang nandyan ho yung mainit-init na tuwalya sa leeg, dahan-dahan ho nyo yung i-rotate yung leeg ninyo. Dahan-dahan. Up, down, side to side, tapos i-rotate. Habang may mainit na tuwalya dyan. Ito magandang question. Galing pa kay Zet Oyardo. Ito si Zet Oyardo, Ate Doc. Ito yung muna nagturo sa apo mo. Something online. Si Zet Oyardo. Power map. Sinok, ang ganda ng tanong niya. Sinok. Nakakaswallow kasi tayo ng air. Naaapektuhan yung diaphragm, no? Yung phrenic nerve natin sa diaphragm natin, naaapektuhan, naiirita for some reason. And therefore, sometimes sinasabi nila because of swallowed air, sometimes because irritated lang talaga yung ano, kaya napapasinok tayo. Isa sa mga mabilis para sa akin na effect na parang nakakainis na kasi dahil ang sakit-sakit na siguro dito. Kumuha ho kayo ng supot, tapos doon ho kayo huminga. Breathing your own carbon dioxide. Nakakatulong ho mag-relax kasi ng muscle ng diaphragm para hindi suminok. Dahan-dahan yung inhale-exhale.
Oo, sa loob ng isang bag. Na-imagine mo? So parang naglulobo yung bag. Oo. Cash habang bag. Oo, oo. Huwag supermarket bag, ha? Maliit na paper bag o kaya plastic bag. I-ano nyo, over the nose at saka sa mouth, nakasarado. Para talagang lahat, inhale, exhale, dahan-dahan. Nahihingan nyo yung carbon dioxide, nare-relax yung muscle ng diaphragm. Ito, magandang last question, magandang last question. Kasi okay. During Christmas holiday, tapos may COVID. Vivian Saremo, isa rin to sa mga original. Vivian, anong magandang inamin para palakasin ang immune system? Immunity, ang sinasabi na lang ngayon, ang mga rekomendado ng mga doktor, unang-una, huwag kakalimutan ng araw. No? Hindi mamamatay ang virus sa araw, pero yung vitamin D na nakukuha mo sa araw, nakakatulong yan. Lahat ng colored na prutas, kasi maraming phytochemicals yan, vitamin C, etc. Mabuti rin ho na may vitamin C, mabuti rin ho na may zinc, B complex, so yan, marami din ho sa mga prutas yan, no? Yan ho yung mga lumalabas ng mga rekomendado na kailangan lagi tayong meron. May makikita ho kayong mga vitamins in the market. Siguro magbabanggit ako kasi hindi ho kami binabayaran itong mga to, no? Pero kasi talagang ako ho palong-palo sa Beroka. Palong-palo ako sa Clusivol Plus, I think ang pangalan, Clusivol Plus. Dahil lahat ho ng binanggit kong mga sustansya ay nandoon, no? May zinc, importante ho yung zinc. May Crucible Plus din ho ata pambata, lalo na. Ngayon marami na mga vitamins pambata na may zinc. Doon sa mga mami, titingnan ho niyo yung ano yung kasi nakalagay naman sa bote, no? Kung ano yung mga contents ng vitamins na yon. Maganda ho yung zinc lalo na para sa immunity. Vitamin C nandoon pa rin, vitamin D. So, Ate Doc, yung Facebook page mo, facebook.com/DocNerge. Oo. Pag ano, pwede ho nyo akong i-chat doon, pwede ho kayo mag-set ng appointment. Libre po pa rin, libre pa rin ang telemed consult. Ayan, nasa screen. Ngayon, ang ginagawa ko na pag 7, from 7 to 9, dine-daily ko na kasi baka, lalo na after Pasko. Kasi before Pasko, ayaw mag-isip ng sakit ng mga tao eh, di ba? Pero basta 7 p.m. po, pwede ho kayo mag-set na ng appointment for 7 to 9 p.m. daily. Oo. So, again, maraming salamat at Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa inyo lahat. Ingat po kayo. Merry Christmas na bati mo sa ating mga taga-subaybay. Okay. Again, ingat lang po kayo. May COVID pa rin. Hindi ho porque nagpasko ay nawala ang COVID. Meron pa. Ingat ko ang lahat. At stay healthy. Andito lang po kami sa mga tanong ninyo kung meron kayong gusto i-consulta. Lalo na yung mga kababayan natin abroad para ho sa inyo to o mga OFWs, no? Kung meron kayong gusto. At least Pinoy na doktor po ang kausap ninyo. Yun lang. Merry Christmas and ingat. Merry Merry Christmas! Maraming salamat Ate Doc at sa lahat ng mga sumubaybay ngayong araw. Bye-bye! Bye-bye!